Hop, route. So, what's up mga tre? Magandang araw sa inyo lahat. So, for today's video, magche-change lang tayo ng motor. Kasi yung Raider 150 Fi ko gagamitin ko sa loop. And then, yung sniper ko naman sa south. So, yun. Magkapalit tayo ng langis ngayon kasi due date na nito pareho. At yan, pasensya na kayo sa boss ko kasi may sakit pa ako hanggang ngayon. Para dun sa mga nakakami sa Raider ko, ito po yung Raider ko. Hindi ko po yung binenta. Ito po yung change natin today. Tsaka ito yung sniper 155. Parang 15 na itinakbo niyan. At nalaglag yung cover. So ayan, so ang gagamitin natin, anong gagamitin natin langis? Ito ko sa inyo. Repsol yung gagamitin natin, bali itong gagamitin natin sa Raider. Itong Smarter na 10W40, synthetic siya. 1 liter to, tapos yung sa Raider ko kasi 1.3. So bali tatlo pa nang gagamitin kung ganito. Asan yung isa? Ito sa likod. Ayan. Ito yung isa. So ayan, tatlo sila. And then, ito, itong leader na to, pang kotse kasi to. Tapos, ito naman isa, pang scooter. Meron siyang gear oil. So, yung Raider muna, tsaka sniper, papalitan natin ito. Nagamit din pala tayo ng, ano, ng Aeropack na throttle body, carb and choke cleaner. Walaan nyo kung saan gagamitin to. So, ito na yung dalawang motor. So, ayan, yung gagamitin natin. Sa sniper ko kasi, 1 liter lang sapat na. Sobra kasi 1 liter eh. Dito sa Raider ko naman ay 1.3 liters. So ito yung isa. Matagal ko lang subok tong Repsol na to. Fully synthetic siya. Tapos ito yung unang-unang langis na nagamit ko. First time na magkaroon ako ng motor. So bagdi, kapag itong gamit mong ano, langis, saan mo, meron siya maximum protection dahil dumaan to sa research and development. Ito yung world champion lubricant. Number 1 pa rin to hanggang ngayon. Nakikita nyo naman, si Mark Marquez, di ba? Kapakalakas ng motor. So ito yung gamit niya, Repsol. Ito rin yung gagamitin natin dito sa Raider 155 natin at saka sa Sniper 155. Simulan natin yung Raider, gamit tayong 40mm na ano, nasakit. So gamitin lang tayo yung barrel para mabilis. Linis pa ng langis ko. So bali ito na yung langis ng Raider ko, papalik ko na yung prep. Kasi magdadrain ako naman dun sa oil filter. Gamitin na natin itong ingo para mabilis. So baklasin ko lang itong oil filter cover. Gamit tayo ng pamiit. Tingnan natin to. Let's go. Diba? Basic. So check lang tayo ng o-ring. Okay pa siya, bilog pa, hindi pa square. Washable kasi ako. So para malinis natin to, gagamit tayo ng Aeropack na throttle body and carb cleaner tsaka choke cleaner. So pwede rin yung sa CVT tsaka FI cleaner. Pwede rin yun. Ito atanggal yung dami. Oh, diba? Linis, parang bago. Wala naman. Alright, parang bago. So yun, balikan natin. Wala pang 5 minutes, pwede mo na ibalik. Bilis mawala yung damig niya. Saan natin to para makapagsalan na tayo ng langis. So, isang sa maganda rito, meron na siyang measurement para hindi ka na mawala kung ilang ng volume ng langis na nalalagay mo. Tapos, yan, pag binuksamento kayo, hindi mo na rin kailangan gumamit ng imbudo kasi meron na siyang hose. Yun, madali man siyang sasalin dito. Diba? So, yan. So, magsasalin na ako ng 1.3 ay 1.4 pala kasi tinanggal ko yung oil filter. So, ito, pangalawa ko na itong bote. Pula ko ng 400ml. So, medyo natagasan kasi ng langis to kanina. So, ito, pwede mo itong panlinis. Gamit ka na lang ng pangsapo. Para nyo sa tutulo. Eh, may mga langis-langis kasi. Kapag di mo tinanggal yan, magkukuha ng dumi yan. So, yun. Linisin lang natin. Gamit itong Aeropack na throttle body, carb, and choke cleaner. Bago ko bitawan itong Raider ko,
Check lang natin yung odo niya. So, meron siyang 34,731 total mileage. So, yun, nakita nyo may oil change na. So, yun yung record natin bago natin to in-north loop. Tapos, pagka north loop natin, change ulit tayo. Tignan natin kung gaano kadumi o gaano kalinis yung langis natin after natin mag-north loop. So, this time, sniper naman, papalita natin ng langis. Ayan. So ito, medyo nagkalat ako. So huwag yung magkalala, hindi na naisin ko tumamaya. Kakarwash ko na lang ito para madaling matanggal yung langis sa side. But for now, wala nang tumatagas. So ibabalik ko na itong ano, cup. Tsaka yung spring. Spring na punta sa likod eh. Ito lang is napaka-useful na itong may mga ganitong cross. Kasi dati kapag nagpapalit ako dito sa sniper ko ng langis, magamit ako yung budo. So ito this time, di na, recto na siya. Malit man, pero laking tulong. Tapos na tayo mag-change yung dalawang motor. Yung radar ko, pwede na pang north loop. Kaya yung sniper ko naman, pwede na pang south loop. So, doon para sa mga gusto kong order ng langis, pwede kayong gumamit ng voucher code ko. Just mention Hingsun or Motomedi kapag order kayo sa Shopee or Lazada. Ang Gran Toro Oro, kahit yung Aeropack na ano, throttle body, carb and choke cleaner. Just mention my name para magkaroon kayo ng freebies and ng sticker ka na rin para dun sa mga gusto magkaroon ng sticker ko while ordering this product. So gumamit ako dati ng iba't ibang klaseng langis dito sa motor ko. Siyempre gusto ko mag-try ng ibang langis kung maganda rin ba siya. Performance ng makina ng mga motor. So this time babalik tayo sa Repsol kasi ayun, maganda naman kasi talaga to. World Champion Lubricant number 1 nga yan. Number 1. So maraming salamat. Ayan. Pwede na tayo sa bakbakan. Let's go.